Gamit ang barena, pinagtulungan ng ilang residente at mga pulis na tanggalin mula sa pagkakaipit ang driver ng van na ito na kinilalang si James Tasio Gualdo. Ito'y matapos salpukin ang kanyang sinasakyang van ng kasalubong na truck na minamaneho ni George Jimenez sa pakurbang bahagi ng Wakatsuelyo Road sa Baguio City kaninang alas 10:25 ng umaga. Isa sa mga unang rumesponde rito ang security guard na si Monday. Base doon sa nakakita na yung sumunod na nagdi-deliver ang parcel dito sa may golf course, gumiwang-giwang daw yung elf. Tapos binusinahan nung ayun, bumangga na. Ilang metro lang yung ng gate doon sa tapos dito. Kaya kami yung unang nag-respond. Tumawag kami kagad ng pulis dyan sa baba. Dahil hindi kalayuan ang outpost ng 4th Maneuver Platoon ng City Mobile Force Company ng Baguio City Police Office, agad silang rumesponde sa insidente. First po, nagpa-assign po tayo ng mag-traffic muna kasi delikado yung daan, kurbaan po. Tapos inuna namin yung nakaipit kasi baka mas malala yung sugat niya. Doon po kami natagalan kasi mahirap ma-extract yung panyang naipit yung driver dito sa Delicazar. Pagkatapos ng ilang minuto, natanggal din mula sa pagkakaipit si Gualdo at agad itong dinala sa paggamutan kasama ang dalawang sakay nito na sugatan rin. Sa inisyal na imbestigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng BCPO, paakyat ang truck habang pababa naman ang van nang mangyari ang insidente. Yes sir, initially nakausap din nakausap yung investigators natin yung driver ng truck. May naramdaman siyang nagka-mechanical defect kaya nagkaganoon, biglang kumabig sa ibang linya. Hindi na rin bago sa mga aksidente ang kalsada. Talagang halos buwan-buwan dito, lagi yan dito, kahit laging aksidente talaga dito. Dito sa buong kalsada? Dito, basta itong magmula dun sa taas. Pag maulan, madulas talaga dito, hinay-hinay lang po. Tapos pag cloudy, huwag na lang tayong mag-overtake, sir. Dahil sa aksidente, bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa kalsada na isa rin sa mga alternatibong ruta papasok at palabas ng lungsod. Pansamantalang itinabi muna ang dalawang sasakyan upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.